Matagal po kayo kay former president, no? At yes, Your Honor. Ilan na po yung napatay niyo po? Isa lang po. Can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. Saan kayo naka-estasyon during that time? Sa police station, Your Honor. At tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Anong quality nyo po? Trabaho lang po yun. Isa lang ako napatayin nyo. But according sa kay Secretary, former Secretary De Lima, ilan po yung Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At least 14 cases of abduction before then killed. Ay, siguro, i-amend ko po yung question ko. Kasi tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala, dito ko kasi, Your Honor, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro. Si Alvin Laod. A police din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito. Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick. Yung bata ni Juan, Your Honor, ni Las Cañas. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Basilio, and Mato Bato. All of them are members of DDS, Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Hinyos Crime Task Force at kayong sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Ayos, sir. Kapwa pulis ko yun. Were you a part of that group? Or, no, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, hindi, bodyguard. Hindi man yung sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga. I understand that. Pero yes, ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente. Yes, bilang driver and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa police ko, Your Honor. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Mato Bato, si Asierto, si Garma, si Leonardo, halos lahat sila. Even the president knows about the DDS, pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Po ko yung DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng DDS. It was testified by si the Mato Bato. Wait. It was testified by the president that he created the DDS and he formed a 7 group. Di ba, 7 men, di ba, doon sa grupong yun. At sabi niya, hindi yung mga polis, mga ano to, mga sibilyan, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala doon eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala doon sa sinabi ng presidente? Hindi, Your Honor. So, walang DDS? Wala sa akin, Your Honor, wala. So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kanya, yung may utos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko trabaho. Wala pa naman akong tinatanong na ganun, Sani. Sinasagot sorry mo na po, Your Honor. Alam mo, halata ka. Sorry po yun. Pinepreempt mo na yung tanong ko. Masyado ka na dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot mo agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na itatanongin yun. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Your Honor. No, you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung
kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Mahirap talagang tanungin ang mga sinungaling.